Alright, panoorin muna natin ito. Itong linggo, inunsyo ni Justice Secretary Boy Rebullar na sa bansang Timor-Leste na si suspended Congressman Arnolfo Teves. Dalawang bagay malas na natatanong sa isyong yan. Anong ginagawa ni Teves sa Timor-Leste? At ano ba ang Timor-Leste? Ang Timor-Leste or East Timor ang isa sa pinakabagong bansa sa Asia. Sa matagal na panahon, ito po ay kolonya ng Portugal. Pansamantala naging independent pero sinakop naman ng Indonesia noong 1975. Ang hindi po alam ng marami ay ang koneksyon ng East Timor sa Pilipinas. Noong panahong malakas ang independence movement sa East Timor, maraming mga Pilipinong pare at madre ang nadestino sa East Timor. Ito po ay dahil ang East Timor ay predominantly Catholic, 99.5% Catholic, habang ang Pilipinas higit 80% lamang na Katoliko. Nakamit itong kalayaan nitong 2002 lamang, merong maliit na populasyon na nasa 1.3 million lamang, maliit pa po sa Quezon City na merong 2.9 million, at Manila na may 1.5 million. Sa official website man ng Immigration Service ng East Timor, nakasaad na sumusunod na bansa sa mga patakaran ng Geneva Convention of 1921 at ang New York Protocol of 1967. Sa website, ito po ang mga requisitos para makapag-apply ng asylum sa East Timor. Una po, kailangan ay merong persecution dahil sa mga aktibidad na may kinalaman sa demokrasya, social or national liberation, kapayapaan at mga katarungan. Maaaring persecution dahil sa race, religion, political opinions or pagiging miyembro ng isang social group. Ang talagang hindi malinaw kung bakit East Timor ang napili ni Teves na hingan po ng asylum. Bakit kamo? Dahil hindi siya pangkaraniwang takbuhan ng mga tao. Kung tutusin kasi, may mga East Timorese pa nga na humihingi ng asylum sa ibang bansa. Ayon sa UN High Commissioner for Refugees or UNHCR, meron pong 118 East Timorese na humihingi ng asylum sa Australia at the Netherlands noon lamang 2021. Lahat po ng application na ito ay rejected ng dalawang bansa. Ang mga madalas hinga ng asylum ay mga ayang limang bansang ito, ang Germany, Finland, UK, Canada at ang US. Sa Germany halimbawa, ang mga immigrants ay nabibigyan po ng alien status, pareho na rin ang karapatan ng mga German citizens. Merong social assistance na 395 euros, pero mga taong 2017 po yan, temporary housing, medical insurance at right to study and right to work. Sa Finland naman, medyo matagal ang proseso pero paglusot ka na, matapos ng 3 buwan, meron ka na pong work permit at matapos ng 2 taon, meron ka ng permanent residence. Ang mga anak mo pwede mag-enroll sa eskwelahan at meron kang mga benepisyo. At sa UK naman, dumagsa ang mga asylum seekers mula po sa Middle East at Africa, pero ngayon naman, dumarami ang galing sa Ukraine at galing sa Syria. Meron kasi ditong free secondary education, medical care at housing. Yun lang sa mga nakaraang taon, unti-unti na rin pong nagigipit ang UK sa kanya mga patakaran. Isa sa mga hindi nabanggit dito ni Edling Gaw, ano, yung history kung bakit nagsisik ng asylum. Itong taga East Timor or Timor-Leste sa mga ibang bansa. Ano ho? Kasi... Ito pa lang Timor-Leste na ito. Ito pala ay sinakop ng bansang Indonesia from 1975 hanggang 1999. Noong mga panahong 'yon, talagang violence, politically motivated violence ang nangyayari noon. So, yung mga taga Timor-Leste, syempre, sila ay pinahirapan or hindi maganda ang naging patakbo ng bansang Indonesia at that time. So ang ginagawa nila ay tumatakbo sila palabas ng bansang nung lugar na Timor-Leste kasi during that time ay ang Timor-Leste ay under ng Indonesia, no. So tumatakbo sila pupunta sa kung saan-saang bansa gaya nga ng nasabi ni Edling Gaw ay pupunta sila sa Australia, sa Germany, sa iba't ibang bahagi. At yung iba talaga ay tumakbo na rin sa ibang Asian countries like Malaysia. So, ganun ang nangyari noon. So, ang ibig sabihin dito ni Edling Gaw ay nagtataka siya. Bakit Timor-Leste? Diba? Of all the nation, Timor-Leste would be
the last thing in your mind na doon ka kukuha ng asylum or refugee. Kasi di ba, alam nyo, nung bumalik na or ibinalik na yung independence or kalayaan ng Timor-Leste from Indonesia, naghirap. As in, mahirap. Sa bagay, noon pa man, mahirap eh. Pero, Timor-Leste is considered one of the poorest countries in Asia. So, ano makukuha mo at anong mapapala mo doon? Diba? Yun yung tanong, yun yung parang tumatakbo na big question dito sa talakay ni Edling Gao. Bakit Timor-Leste? Diba? Marami ka namang pwedeng takbuhan like Germany, Australia, diba? At ibang mga bansa na merong kapasidad na buhayin ka kapag ikaw ay naging refugee. Eh, ang Timor-Leste, ganun pa man, let's say, sabihin na natin, okay, meron pa rin naman, ano, meron pa rin namang, ano yung, wait lang ah, ayan. Ganun pa man, tumatanggap pa rin naman ang Timor-Leste. Just for the reference, ito yung pinakita rin ni Edling Gao. Yung Timor-Leste, kahit na mahirap na bansa, ay tumatanggap sila ng asylum or nagsisik ng asylum or refugee. Bakit? Ito yung dahilan. So, ayan po yung sinabi natin kanina from, ayan, political violence, ano? From 1975 hanggang 1999. Pero ang pinakamaganda dito na point, ano, itong number 10. Sabi nila, because of its own history regarding refugees, sabi, Timor-Leste has vowed to never stop helping asylum seekers who come to Timor-Leste fleeing conflicts around the world. Ayan. So, sabi niya dito, sabi ng president nila, we are always ready to live up to our responsibilities. That's the best way to thank UNHCR and all the countries that all these years have assisted our refugees, sabi niya. Although small country where relatively few seek asylum, o kukunti lang naman talaga eh, Timor-Leste has laws in place to process refugee requests and assist refugees from countries. So, ibig sabihin dito, dahil sa kanilang danas na refugee at maraming tumulong sa kanila, lalo na yung UNHCR, okay, or yung United Nations High Commissioner for Refugees. So dahil maraming tumulong sa kanila nung sila naman ay nagsisik ng refugees from other countries, so ibinabalik lang nila yung tulong na yon. Ngayon, eto. So ito yung pinakita ni Edling Gao kanina, ano. So fina-follow nila yung Geneva. Bakit Geneva dito? Geneva Convention noong 1951. Ano yun? Okay. To foreigners and stateless persons persecuted. Okay. Ginagarantiyan nila yung asylum or is guaranteed seriously threatened of persecution in result of activity performed in state of nationality or habitual residence in favor of democracy, social and national liberation, peace among people, freedom and rights and of human person. Sabi, it is guaranteed that the right of asylum to foreigners and stateless persons who fearing justifiably be persecuted for reasons of political opinion or membership of a particular social group or unable or owing such fear unwilling to return to state of nationality or residence. Okay, so ito tugmang-tugma ito kay Kong Teves. And pasensya na kayo, hindi nyo nakikita yung buong ano, no. Pero isa lang yung malinaw dito.
According to this convention or itong asylum accordance ng Timor-Leste, tugmang-tugma ito kay Kong Teves na he is fearing for his life due to political persecution, no? So ayaw niyang bumalik. So tugmang-tugma ito. Kaya lamang, syempre, ang big question of all countries, bakit Timor-Leste? Diba? But anyhow, isa lang yung ibig sabihin nito. Para sa akin, hindi talaga sigurado si Justice Secretary Boying Rimulya kung talaga nga bang nasa Timor-Leste si Kong Teves o hindi. Kasi magpapakita yan eh ng patunay. Sana kung talagang nasa Timor-Leste yung tao o sabi-sabi lang. Bakit? Una, isipin natin. Sabi niya nagsumbong daw yung ayan. Sabi niya noon, 'di ba, nagsumbong daw yung embassy, or embassy na representative ng Pilipinas sa kanya, na ito raw si Kong Teves ay nasa Timor-Leste. Unang-unang isipin natin, paano nalaman nung embassy or embahada ng Pilipinas na nandun siya sa Timor-Leste? I mean, yung embahadaan na nandun sa Timor-Leste, paano nila nalaman? Yun yung tanong. Kapag ba every time na may dumarating sa immigration na mga Pinoy, nire-report ba ng immigration sa embassy ng Philippines or sa embahada doon? Tanong ko lang, hindi ako sure, baka hindi natin alam, baka lahat nire-report, di ba? So yun yung kung masasagot nila yung katanungan na yun, pwede mangyari na anytime, every time na may entry ng bawat Pilipino, Juan de la Cruz man yan, o isang politiko o kilalang artista, nare-report or na-alerto ang embahada? Kasi paano nalaman ng embahada ng Pilipinas at isinumbong kay Boying Rimulya? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, hindi tugma yung mga intel na sinasabi niya. Sabi niya, uuwi na raw siya, pero hindi naman umuwi. Sabi niya, nagsisik ng asylum sa Timor-Leste, tapos dininay. Diba? Dininay. So, paano niya nakuha yon? Saan niya nakuha? Meron bang report ang Timor-Leste sa kanya o embahada sa kanya? Tapos ngayon, ang ina-applyan niya, residency. So ano ba talaga, asylum ba o residency? So hindi mawari kung talaga nga bang mapagkakatiwalaan yung kanyang intel na sinasabi niya. Kasi kung tutuusin, walang rason para makipag-coordinate ang bansang Timor sa kanya kung wala naman silang maipipresent na kaso ng tao. Hindi nila pwedeng sabihin na ito ay terorista, ito ay may kaso kung wala naman siyang kaso or kung walang grounds na sasabihin siya na siya ay terorista. So, yun lamang yung mga katanungan natin bukod nga doon sa question ni Edling Gao, bakit Timor-Leste? 'Di ba? Bakit Timor-Leste? Eh, yung si Joma Season nga, nandun siya sa the Netherlands, doon siya nag-seek ng asylum. Pwede rin naman siya doon. At least doon provided ka. Eh, Timor-Leste, isa sa pinakamahirap na bansa sa Asia. So, yun lang ang katanungan natin. Mag-provide ka, Secretary Boying Rimulya, ng pruweba. Sa papel, dokumento na nasa Timor-Leste nga talaga si Kong Teves. Otherwise, kung wala, guni-guni mo lang yan.